Welcome to my channel, Love Love Love! For today po, ang aking gagawin sa vlog na to is maglilinis ako ng bahay. So, ang number one na gagawin ko, maglilinis ng toilet. Bababaran ko siya ng dalawang bottle ng Zone Rocks and detergent. So, 2 hours ko siyang ibababad. Habang hinintay ko yung maabsorb ng Zone Rocks, yung toilet, next kong gagawin is, start ko ng maglaba. Since automatic naman yung washing, makakagawa pa ako ng ibang lilinisin ko. So, habang nag-start naman ng washing, magwawalis and magmamap na ako. So, after ko ng magmap, pag natuyo na lahat ang floor ng sala, last kong gagawin guys, yung paglilinis ng toilet since yun na yung pinaka madugo, medyo challenging na paglilinis sa every week na ginagawa ko. Every week po talaga, ganun po yung routine ko. Yung sa toilet kasi, once a week lang naman eh. Pero yung paglalaba ko, 3 times a week. Pero yung pagmamap, everyday po talaga yun. Kasi madali lang naman ang magmap at saka walis. Yan guys, papunta na ako sa toilet. Dahil maglilinis na ako ng CR. Ito po yung once a week na routine ko sa CR. Para hindi siya mapanghi. Yan po. First, sinuhugasan ko muna yung floor. Bago ko babara ng Zone Rocks and detergent. So, ayan guys, kakatapos ko lang magbabad ng detergent sa toilet and dalawang bottle ng Zone Rocks. Mga siguro 2 hours pwede na. Binababad ko po talaga yung Zone Rocks sa toilet para mas ma-absorb niya. Mas luminis, matanggal yung mga bakterya para hindi siya smelly. Para walang odor yung toilet. Ayan guys, maglalaba na ako. So, puro decolor yung lalaban ko. Unang-una, lalagay ko muna yung... Actually guys, ito yung favorite kong detergent in Surf. Ever since, Surf talaga yung gusto ko. Nalagay ko na siya sa Matic. Then, ito naman yung Downy. Na very, ko talaga, favorite. Dami. Then, saset na po natin ang ating washing.
Ayan, 61 minutes. Be sure po na nakalagay na yung, nakaset na yung water natin. Yun guys, nakita nyo naman po, sobrang haggard na haggard ako. Oh no! So, ang aking task for today, una, nagbabad na ako ng toilet. Binabaran ko na siya ng Zonrox and detergent. So, wait po ako for about 2 hours. Then, after kong binabaran yung toilet, nag-start naman akong maglaba. 61 minutes naman siya. So, pawis na pawis ako. Task ko naman po is, magwawalis na ako. After ko magwalis, magmamap na ako. Then, last na po yung paglilinis ng CR. Since binababad ko pa yung Zonrox and detergent sa CR, yun na po yung final na gagawin ko for today. Ito guys, magwawalis na ako sa sala. Then, after ko magwalis, magmamap na ako. Siyempre, bago po tayo magmap, kailangan nakawalis na lahat para ano naman, para hindi na dudumihan yung map. Kasi kung nakawalis na po yung floor nyo, after nyo magwalis, konti na lang yung lilinisin. So tired. Tired pero enjoy po. Sa mga hindi nakakaalam guys, may pagkamaselan po ako sa bahay. Parang ano, pag may nakita akong kalat sa bahay, medyo irritable ako. So, kung ayaw kong mairita, dilinisin ko na lang siya. Yun po talaga siguro ang, ganun po talaga siguro yung mga babae. Usually, medyo sabi na natin maselan sa bahay or ano kasing term yun? Meticulosa. Parang ganun, no? Kayo ba guys, ano ba yung mga technique nyo sa paglilinis sa bahay? Comment down below naman kayo. Baka sakaling makakuha naman ako ng idea kung ano yung pwedeng mas madali or para mas mabilis yung paglilinis ng bahay. Kasi ako, ang napansin ko, so, kung mag-start ako ng 8 a.m., start ako ng 8 a.m. sa paglilinis. Ando na yung paglinis ng banyo, paglaba, pagwalis, pagmap, pagluto. Parang aabutin nata ako ng ano. Not sure pero parang aabutin ako ng 6 hours. Pero after naman nun, syempre magre-relax na ako. Kasi syempre, ano lang naman yung paglilinis ko eh. Sa CR, once a week lang po. Pero yung sa paglalaba, 3 times a week. Kasi po, hindi naman ako pwedeng araw-araw maglaba dahil syempre, tipid kuryente, tipid water. Pero kung every other day, so 3 times a week, okay na siya. Hindi na masyadong matatambak yung mga labahin natin. The next po man guys, gagawin after kung nawales yung floor, magmamap na ako. So yung map ko po, nilalagyan ko siya ng downy para mabango. Ito guys, lalagyan ko na ng downy yung map para at least mabango siya pag inano ko na sa floor. Siyempre, ito pa rin, downy, baka naman. Favorite po sa lahat ng bagay si Downy Red. Since ano naman siya eh, affordable naman siya. Mabango sa damit. Pero ginagamit ko rin po siya sa ano, sa pagmamap kasi gusto ko na aalis sa ano, sa loob ng bahay para at least sa floor mabango pa rin siya. Haggard na ako, guys, oh. Sobrang
Sobrang pangit ko na ba, guys? Haggard. Haggard 2021. Ito na, guys. Nalagay ko na siya. Be sure po. And ito pong sa map ko, be sure na lagi siyang nalalabahan. Hindi ko po siya ini-stack sa map na hindi nakalaba para wala siyang amoy. Okay? Then, lalagay ko na siya. Sobrang dali lang po gamitin ito. Yung pagmamap ko po is araw-araw siya. Kasi ano naman siya eh, madali lang. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Nasa inyo, discarte nyo na po kung gusto nyong palitan every 5 minutes yung water. Kasi kung ulit-ulit yung water dun sa floor, medyo maaalis na yung scent ng downy. Pero kung hindi naman sobrang dumi ng floor nyo, siguro pwede na rin siya. Pero ako kasi usually every 5 minutes. So pag 5 minutes na na-map ko na siya, papalitan ko siya, then another downy na naman. Pero choice nyo naman po yung masusunod kung anong discarte nyo. Start na po ako, guys, magmamap. And sa pagmamap po kasi, kailangan, suggestion ko lang po, one direction lang. One direction. Namiss nyo ba yung one direction? Kasi para sa akin, kung i-start ko dito sa kitchen area, una to, then dito, then papunta ng sala, papunta ng dining. Pag inulit ko siya ulit, the next round, ganun ulit. One direction lang siya. Para at least uniform yung pagtuyo ng floor. And para ano siya, hindi siya labo-labo sa paglilinis. Hindi labo-labo yung tiles nyo, yung may tuyo dito, may basa dun. Kumbaga, pantay-pantay yung paglilinis. Kumbaga, pantay-pantay yung pagtuyo ng tiles nyo. Start na natin, guys, ha? Alam nyo naman, guys. Alam nyo naman, guys. Marami pa akong tas. Guys, mag-start ako ulit sa simula para at least yung bango ng downy hindi na aalis. Para po kasi sa akin, guys, naniniwala po wala ako, guys, dun sa kasabihan. Generally speaking po kasi, sabi nila, nagre-reflect yung personality natin sa bahay natin. So, kung malinisin ka sa bahay, minsan, or mostly, nagre-reflect yun sa personality natin. So, alam niyo na, guys. Kaya kailangan po talaga panatilihin natin malinis ang bahay kasi dun lahat nag-i-start eh. Yung health mo, yung happiness mo, yung aura mo, yung vibes mo, yung araw-araw na mood mo. Kung malinis yung bahay mo, lagi kang masaya,
yung appearance mo, yung aura mo, laging ano, kumbaga good vibes. Kasi nga, maano yung nakikita mo sa bahay, kumbaga kaaya-aya sa paningin mo. Guys, kasi based on sa mga ibang nakakakwentuhan ko, pag daw malinis talaga yung bahay, ano siya, pag daw talaga malinis yung bahay, parang magaan sa pakiramdam. Yung laging mas gusto mo na nag-stay lang sa bahay, mas nare-relax ka, mas ano ka, mas convenient pag malinis yung bahay. Siyempre, practically speaking, hindi naman kailangan talaga ng maid. Unless po, practically speaking, for me lang po, personal opinion ko lang po. As of now, hindi ko naman po kailangan ng kalalinis ng bahay kasi kaya ko naman siya, guys. Opinion ko lang po yun. Pero may kanya-kanya po kasi tayong lifestyle. So, I respect sa mga lifestyle ng ibang tao. Kumbaga, it's my personal opinion. Guys, hindi ko na alam kung ilang calories na itong nabugoyin ko. Pero, alam nyo bang sobrang nag-e-enjoy ako? Nag-e-enjoy ako dahil nababurn na yung fats ko. And nalilinis pa yung bahay ko. Since maaga pa naman, guys, it's 12 noon. Nakapag-lunch na ako kanina with my hubby. Nasa work po kasi siya sa taas ngayon. So habang busy siya, naglinis na lang ako. Ayan, guys, natapos ko na rin ang pagmamap. Actually, third round lang po ako sa pagmamap kasi hindi naman siya masyadong marumi. So kung malaki naman ang bahay nyo, siguro advisable po na maka 5 round kayo ng pagmamap. Pero dahil nga, guys, nang sabi ko, maliit lang yung bahay ko. So okay na yun sa akin yung maka 3rd round lang ako ng pagmamap. So far, satisfied naman ako and malinis naman siya. Last ko na pong gagawin, guys, is toilet. Dahil na nababad ko na siya ng 2 hours. So, final ko na gagawin yun, guys. Mag-i-assess ako ng tiles. Lilinisin ko yung mga tiles ng toilet namin para at least matanggal yung mga stain, yung odor. Kasi nga, ang toilet, guys, kahit regular mo siyang nililinis, since gamitin ng toilet, guys, hindi siya mame-maintain talaga yung bango, yung linis. Kaya kailangan yung paglilinis natin consistent. Nasa inyo po kung twice a week, pero ako po kasi once a week ko na lang nililinis yung toilet, yung todong linis na dalawang Zone Rocks, maraming detergent, talagang iniis-is yung mga tiles. Yun na po yung, kumbaga, todong paglilinis ko ng toilet. Kasampay na ako ng mga nilaban ko dahil natapos na yung washing machine. I'm gonna go get some.
ko yung shower curtain sa CR. Since naglilinis na rin ako ng CR, sinasama ko na yung shower curtain once a week. Alam nyo naman ang shower curtain, guys, kapag laging nababasa, hindi masyadong mabango ang amoy. And alam nyo naman, yan guys, after 2 hours ng pagkababad ng Zonrox and detergent, siguro na-absorb na yung ano, yung na-absorb na niya yung Zonrox and yung sabon. Kaya rilinisin ko na siya. So this will be my last task finally, guys. For today? For today. Ba't ang ganda mo pa rin? Maganda pa rin ako. Oo. Pero, covered na ako nga. Actually, guys, hindi pa ako na-review. Siyempre, nag-review pa ako. Parang yan. Hi, guys. Ano yung challenge ba yun? Actually, hindi ko, guys, challenge eh. For 9 years ko na po yung Wow, nahuna ako, guys. Mango juice muna ako. Finally, tapos ko na yung task ko. Ay, salamat. Kailang calories po kaya ang nilus ko, guys. Sobrang pagod. Pero sobrang nag-enjoy naman po ako dahil natapos ko lahat ng task ko. And makaka-relax na ako mamayang gabi. Siyempre, malinis ang bahay. Actually, guys, nag-spray po rin pala ako ng Lysol kanina. Habang nagpapahinga ako sa kwarto, nag-spray muna ako dito sa sala, sa banyo, sa lahat dito sa baba. So, kapo ako mamaya sa baba, mag-spray naman ako sa room para lahat naka-Lysol siya. Ito po kasing Lysol disinfectant spray. It kills germs, molds, and mold you in seconds, eliminate odors. O, diba? Nag-promote ako, guys. Lysol, baka naman. Favorite po ko po ito talaga, ang color pink na to. Kasi hindi siya masyadong matapang. And sobrang nakakaano yung amoy niya. Yung okay siya, hindi siya masyadong mabagsik. Ayan, guys. Finally, natapos ko na po yung task ko for today. So, medyo nakita nyo naman, guys, kung gaano ako kahagard. Ayan, no? Sobrang haggard ko na. Hindi pa nga ako naliligo eh. Pero syempre, magre-rest muna ako like 1 hour bago ko maligo. Then, after kong maligo, yun na po yung relaxation ko. Thank you for watching my video. Please like and subscribe and hit the bell button for the new notification. Bye! Love, love, love!